Meetup. Oh. Hi guys! Welcome to my channel. At ito ang pinakauna kong video na i-upload dito sa YouTube. And ngayon, yung magiging topic natin is kung paano nga ba natin iti-thread yung kilay natin dito lang sa bahay. Pwede na kayong hindi pumunta sa mga parlor, pwede na kayong hindi pumunta sa mga any branches na kung saan kayo nagpapa-wax, thread, or kahit ano pang ginagawa. So, kailangan lang natin is yung sinulid. Siyempre, importante yung sinulid. Then, wipes, kung may wipes yung sa inyo. And itong panic. Mas madali siyang gawin talaga kasi pupunta ka pa sa ibang waxing station, pupunta ka pa sa mall para lang magpa-thread. Since lalo na ngayon, wala namang mall, sarado naman yung mga malls ngayon, so hindi tayo makapagpa-thread. Kaya yung kilay kong yan, ang kapal-kapal na niya, ayan, makapal na siya kasi simula na nag-lockdown, hindi ko na siya na-thread ulit. Pero sinadya ko talaga siyang palaguin para naman sa inyo kung paano ko siya lilinisin, paano ko siya itikin. So ito yung sinulid na gagamitin natin mamaya sa pagtanggal ng mga unwanted hair natin. Ayan, ang dami, di ba? So ang dami nating lilinisin dyan sa kilay natin kasi masyado na siya, marami sa gilid-gilid. Yung wipes naman is kailangan kasi natin siya naman kayong maghilamos na lang during bago nyo gawin yung pagde-thread ng kilay. Ito yung wipes, so linisin muna natin siya. Ang purpose nito is para mas makompress naman for niya. Para mas makompress naman natin yung mga buhok sa gilid para alam lang natin kung alin yung dapat nating tanggalin. Kasi usually, pag nagte-thread kasi, sumasama yung ibang mga hair na hindi naman dapat masama. Kaya pag once na na-thread mo na siya or na-pluck mo na siya dun sa gusto mong shape, medyo delikado. Kasi syempre, di ba, mamaya mahatak mo yung pinaka-hatak mo yung pinaka dito na makakalbo yun. So, dapat medyo maingat din tayo. Kaya dapat linisin muna natin siya. Kasi pag basa yung kilay, mas nakikita natin kung nasan yung hair. Lalo na yung mga manimipis na part. So yun, tingnan nyo, ang kapal-kapal na yun. Ang kapal na lang aking kilay. Ang lilinisan ko dito is yung taas, then yung baba. Yan, yung baba dito. Tsaka di yung konti dito sa gitna. Kasi minsan parang nagdidikit na yung kilay ko dito. Ayan, so okay na. Nabasa na natin siya ng medyo okay. Oh wait, nakalimutan ako. Gumamit kayo ng turban or anything na pwede nyong gamitin para hindi masama yung buhok nyo kasi pag gumahangin tapos i-thread kayo, di sama din yung buhok, diba? So dapat gamit kayo. Kahit wala naman ito, pero para lang mas safe, diba? Mag-turban na lang kayo. Kahit iwasan lang yung hair nyo na dumikit dun sa area ng ita-thread nyo. So ito na yung sinulid. Ang ginagawa ko, iniikot ko siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, ganyan. Ganto siya. Ayan. Kaya pag iti-thread mo siya, dito mapupunta yung pinakakilay mo. Kung dito, kumari, itong part na to. Itong part na to, dito sa kanan. Ito is for kanan. Ito naman ay para sa kaliwa. Kasi, ginagawa ko siya sa sarili ko. Pero usually, pag yung iba, yung isa-iba mo siya gagawin, and ito para sa kanan. Yung sarili ko naman yung gagawin ko ng pag-thread, baliktad naman. So, syempre, kung saan patubo yung kilay, dapat dun ka una mag-start para hindi siya maputol. Para mabunot talaga yung pinaka-root niya, diba? So, simulan na natin. Unahin ko yung sa kanan. Dito. Makita ko sa inyo. Medyo masakit. Mahaba na kasi yung kilay ko sa part na to. Kaya medyo masakit na siya. Pag sa una talaga, masakit siya. Masakit siya kasi first time mo pa lang naman mag-tipred. Kasi medyo masasakon ka talaga. Lalo na kung first time kung sa mga ano ka. Kung sa mga salon or kung saan kayo pupuntang malls para magpaayos ng kilay. Kasi masakit talaga siya sa una. Tapos, kailangan ko siyang bilisin. Dati, pumupunta pa ako sa mga salon or sa waxing area para lang magpa-thread ng kilay. Kaso, parang medyo mahal naman siya kasi parang nasa almost kagastos ka din ng mga 200. Parang mahal yung kilay. Eh, syempre, diba? Ang kilay naman natin ay pwede naman natin gawin na lang ito sa bako. Mas maganda, mas tipid pa rin. Ayan, medyo nilinis ko siya pero hindi pa rin pantay kasi medyo pa. Kasi hindi talaga pantay yung kilay ko. Medyo ano itong, ito parang excellent na haba. Tapos masyadong pababa dito, ito masyadong pababa. Hirap din pala mag-vlog mo kasi nakipag-usap ka sa sarili mo. Lang kausap. Ang kapulitan habang sasalita ka lang talaga mag-isa. Pero, ayos na din experience.
ayun, medyo namumula na siya. Nung bago pa lang ako nagtitread, nagpapatread sa salon, ano, masakit talaga siya kasi, mapapapikit ka na lang. Kasi ganito ginagawa nila. Iisip ko na din na huwag mo magpatread. Meron tayong tatanggalin dito. Ang tanong pa natin siyang tatanggalin dito. So, ano pa siya. Pero makikita niyo, mas maglinis na ito kung dito ang upper part kasi dito. Medyo against kasi sa buwan. Yung gamit kasi ng channel natin is pag may kalat pa na hindi na kayang masyadong close dun sa shape na gusto natin. Kasi medyo delikado pag ginamitan pa rin natin, pag ginamitan pa rin natin siya ng singilid. Kasi pwedeng masama yung other part ng buhok. Diba? Pag may maliit na dito, pwede mo siyang gamitan ng... Pwede mo natin siya kailangan all the time. So yun guys, medyo kampante naman na ako sa kanan. Mas nakikita niyo ba na mas malinis na yung kanan kaysa dun sa kaliwa. So ngayon naman yung kabila naman. Ito yung medyo problem ko sa pag-thread ko sa sarili kong kilay kasi hindi siya pantay. Tapos kailangan siyang pantayin. Kailangan siyang magmukhang pantay. So kailangan nating ayusin din. Ito na lang yung magiging guide ko para maayos natin yung dito sa kabila. Parang Korean look lang. Wala ganong shape. Linis lang ng kalat sa gilid. Dito sa baba. Tsaka dito. Ayan. Then, ito. Tinan nyo, makalat pa siya. Yung meron pa siya dito. Okay, dito na tayo sa kaliwang part ng kilid ko na lilinisin ko. Since ito, may linis-linis naman na siya. Ayan guys, na thread ko na siya ng maayos. Sige, pantay naman na siya. And natutuwa naman ako kasi ano naman, okay naman yung pagkakaayos ko during on-cam. Hindi ko siya ganong sinashapean kasi mas prefer ko pa rin yung parang natural yung kilay natin kasi mas maganda pag natural. Diba? So, nagro siyang i-pinch yung pinaka-sinulid once na nasa kaliwang part na. Pag ganito sa kabila, dito ko lagi napuputulan na pag nag-thread ako kasi syempre medyo matalas din naman itong ginaganyan-ganyan natin siya. Parang ganyan. Bakit nga ba ako nag-thread na ng kilay at hindi na ako hindi ako napapawax or hindi ako nag-shave ng kilay? Unang muna sa shaving, makapal yung tumutubo. Sinave mo siya ng ganito. Sinave mo yung part ng dito. Tapos matalas na din siya. So mas maganda kasi na hindi totally ganun katusok yung magiging outcome pag tumubo yung mga hair mo sa kilay. Kaya yun, yung number one na ayoko. Maganda yung shape. Maganda yung shaving talaga kasi mas madali mo ma-reform yung kilay mo. Tapos mo manipis man, makapal. Mas madali mo siyang malilinis. Pero, yun nga, kagaya ng sabi ko, gusto kasi pag tumubo siya, makapal, tsaka mabilis. Mabilis siyang tumubo. Pangalawa na ayoko din yung pagbubunot. Do wala namang pinakaiba yung pagbubunot sa pag using nitong sinulid kasi same lang din naman sila. Ang ayoko lang sa pagbubunot kasi pag pinaplak mo siya ng isa-isa, ang sakit. Masakit na lang. Kaya dapat, mas prefer ko maglilinis ka lang itong sinulid kasi isang ganun lang madali na siyang nakukuha. Saka yung mga manipis na part ng buhok mo sa kilay, mas mawawala. Mas madali siyang makukuha. Kahit bagong thread siya, hindi siya ganong namula. Namula siya ng konti. Hindi mo ganong kita sa camera. Namula siya ng konti pero hindi ganun ka-cool. Natry ko na kasi yung, natry ko nga yung shave, natry ko yung black nut, pambunot at medyo masakit siya. Sinulid. Then, saka ko lang siya susundan ito pag kailangan ko talaga linisin yung mga nasa gilid kilay. Kasi mas madali yung maglinis ito. Ito lang yung gusto mong tanggalin, yung isa lang na buhok. Tapos ito pa yung gamitin mo. May chance kasi na sumama yung iba mo matatakan. So mas okay lang ito, isa lang. Waray, dalawa lang, diba? Dalawa, tatlo lang ng buhok. Pwede mo, ito na lang yung gamitin mo. Biglain mo na lang para mabilisan, diba? Benefits din kasi, benefits nung threading sa akin. Number one is, nakakatipid. Mas nakakatipid ng sarili mo. Mas nakakatipid ka na ikaw na lang yung nagtitread sa sarili mo. Hindi ka na pumupunta sa mga stores, sa mga branches, or sa kung saan man na magkailangan mo kang pumunta sa kanila, magbayad sa kanila ng almost 200 plus para lang magpatread. Dawa is matagal tumubo yung hair. Kagaya nung sabi ko ng kanina, bago ako pinakapal ko siya talaga, kasi matagal siyang bago tumubo. Bago pa mag-lockdown, bago ng quarantine,
hindi ko pa siya hindi ko pa siya ulit natitrend. So ibig sabihin ngayon lang siya ulit kumapal ng ganito. So yung kapal na yan simula nung ECQ almost 1.5 months na rin naman, ganyan na siya. So di ba mas maganda rin. Then pangatlo na pinakagusto ko din sa benefits niya para sa mas nagfo-focus yung pagtugon ng hair mo dun sa mga area lang. Ayan. Tsaka may puyo ako dito sa part 2. May puyo yung kulay ko sa pinakadulo. Ito sa kaliwa. Kaya ang hirap nito talaga i-handle. Itong part na to, ang hirap na i-handle. Unlike nito, mas madali siyang ayusin kasi mahaba, maganda. Diba, ayun na, parang ayos talaga siya. Unlike dito, parang medyo magulat nila. Kasi nga may puyo siya dito, sa dulo. Ayan, ganyan lang siya kasimple. So, pag everyday routine ko naman sa trabaho, or wala man akong pupuntahan, ganyan lang siya. Ito lang din yung nilalagyan ko. Itong part na. So, if ever naman na pansin nyo parang hindi pa siya totally pantay, pwede nyo naman gawin is using nga itong chane, pwede nyo siyang linisin kung meron mang sobra dun sa line na gusto nyo. Yun, may puyo talaga ako dito, hindi siya gawin. Pag kasi pinagawa ko naman ito, mumukha naman siya. Okay? So, yun. Ayun. Maybe that's it for today and sana nag-enjoy kayo sa naturo or tutorial. Hindi tutorial ko, hindi naman siya sa first video ko. Every man i-apply niya sa sarili niya. Last pala na pwede kong sabihin is huwag niyo munang babasain. Huwag niyo siyang babasain kasi kahit siguro tomorrow, kung gabi kayo nag-thread, tomorrow niyo na lang siyang basain kasi bukas pa yung mga pores natin so hindi natin siya pwede basain. If ever naman na gusto niya na kahit yung wipes na lang, huwag masyado, parang ganyan niyo na lang siya. Kasi di ba nilagyan siya para makita niyo yung pinaka line, kaya di ba nilagyan natin ng eyeliner. So since bago yung ganyan, yung pinaka tip lang naman, kung ano yung nilagyan ko ng eyeliner, yun lang. Kasi yung most affected lang naman natin dyan is yung gilid. Pero dapat talaga is hindi natin siya babasahin. Kung di mo naman siya nilagyan ng eyeliner, much better bukas tomorrow mo na lang siya basahin. Kasi open pores tayo kasi nag-block tayo ng mga hairs. Then parang hindi rin maiwasan din natin magkaroon ng pimples kasi usually, kakaroon yan pag nilagyan natin kagad ng tubig or pag nag-wash agad tayo. Okay, that's it na siguro for today's video. And kung nagustuhan niyo itong video na to, please leave the thumbs up below and click the notification. Please also subscribe to my channel. Thank you for watching and keep safe everyone. Stay at home and God bless. Thank you. See you on my next video. Bye!